amin ng maraming bagay. It's just so happy na may mga bagay lang na nakakapagpa-confused sa akin. May mga bagay ako na bata pa ako gusto ko nang itanong sa'yo ever since. Hindi ko ma-deliver sa'yo talaga siya ng, hindi ko siya ma-deliver sa'yo ng diretso kasi baka hindi mo, baka mailang ka lang sagutin eh. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin in a way na parang maiintindihan mo na totoo na pala yun. Kasi I'm a jolly person. Hindi mo ma-differentiate kung kailan ako nagsasabi ng totoo na pala sa pa-joke lang. So, bakit ganun, ma? Sinasabi mo lagi na with regard sa amin ni ate, yung treatment mo sa aming mga anak mo, yung treatment mo sa amin ng mga anak mo, gitna lang lagi, pantay lang lagi. Pero bakit ganun? Bakit minsan nakikita ko yung differentiate nung pagtrato mo sa ate ko at sa akin na iba? Okay. Hindi ganun yun. Nakala mo lang yun. Kasi, on the other hand naman, sa side naman ni ate, ganun din ang iniisip niya. Akala niya, mas pinapaburang kita kasi bunso ka. So ako bilang nanay, alam nga namang sabihin ko sa'yo or sabihin ko kay ate, ayokong magkagulo kayo. So sa akin na lang yon. Isip mo lang yon, pero hindi totoo yon. Nanay ako, dapat pantay-pantay. Ganon din ang iniisip ni ate sa'yo. Naakala mo lang, wala. Pero pag kami magkausap, bakit gano'n? Alam nga naman sabihin ko sa'yo or alam nga naman sabihin ko kay ate yun yung gano'n. Isip mo lang yun, di totoo yun. And I, thank you! Umiiyak na yung anak niya, happy-happy pa rin si nanay. Yung parang may issue na yung anak niya na... Nafe-feel mo yon na hindi ka favored, na, yes. Hindi, na meron talagang favoritism. Not exactly favoritism, just a simple things lang naman. Like, when it comes to cooking, alam mo yun, parang alam niya sa sarili niya na ayoko ng maanghang, si ate gusto, ang lulutuin niya yung maanghang. Anong nagiging resulta sa'yo nun? Po? Anong nagiging resulta sa'yo? Simple lang siya, pero it's a big impact sa akin kasi makikita mo yung differentiate eh. Ano yung impact? Nagagalit ka ba? Hindi, parang napapaisip ako, pantay daw? Bakit ganon? Pantay ba yon? Parang, buti sana ako may option eh. Eh, wala akong makita ang ibang option. Tapos parang makikita ako, minsan magtatawa lang pa sila na ma-awkward ako na bakit ganon. No, alam mo lang yun. Hindi totoo yun. So, ayun, yung mga simple things like ganon. So now, na sinasabi niyang hindi totoo yun, feeling mo lang. Mm-mm. So, solve ka ba sa sagot na yun or no? Kung ipapakita niya sa akin, di ba? Kung makikita ko sa bahay na may improvement singit, naman sa yes niya. Singit ko lang, ma'am. Katulad yan, nabibigyan kita ng sample. Yung time na nagka-relasyon ka sa LGBT, sa tomboy, na ano ni ate na, ikaw pag kasi munik, pinapayagan mo pag ako. Hindi, o gano'n. O yun, mag-gano'n na issue, ma'am. Siyempre lang masabihin ko sa kanya yon. Di, kinikipin ko na lang yung bilang ina. Yun, at na, which is hindi niyo alam na may mga issue din si ate niya sa akin na tungkol sa kanya, di ba? Para bilang ina nga, kailangan, i-keep ko na lang yun. Ayokong mag-away sila, ayokong ganun. Yun. So again, it's communication, no? Yes, dapat talaga sinasabi. Mm. Oo. Dapat, nag-uusap. Dapat, correct. Dapat maklaro mo. At saka, syempre siguro sa to be fair sa mga nanay, sa dami ng iniisip nila, may mga senyales na hindi na nila nakukuha rin, yes, agad, may mga bagay na hindi nila naiintindihan agad. So, kailangan silang magtulungan. Oo, minsan lambingin mo, ma, alam mo na ayoko na maanghang. Ako naman next. Tulungan din natin yung mga magulang na maintindihan nila, yes, 'di ba? At mas para malaman nila kung anong nangyayari sa atin at kung anong nararamdaman natin. Yes. Kasi from there, matututo sila, tapos makakapag-adjust, yes, din sila. So maganda ngayon na nasabi ngayon ng anak mong si Munich na meron siya ganung pakiramdam, di ba? At sa isa't isa, pwede naman tayong bumawi. Si anak, babawi sa anak. Ay, siya sa nanay. Si nanay, babawi sa, ano, para mas maganda yung relationship. Thank you po. Thank you very much kay Munich at kay Nanay Angie Fernandez. Liwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tahanan!